So, kumusta mga kanunisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinesi. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol na naman ito sa WPS nating mahal. So, yun. This video, mula ito kay John Rep. So, meron itong pamagat na China, pinaputukan ang eroplano ng Pilipinas sa Subi Reef. China, hindi nakapalag sa American warship. Diyos ko po, ito na. Tapos sasabihin ng mga kababayan nating mga pro-China dyan na walang silbi yung US. Kita nyo, hindi nga makapalag yung China, di ba? So, yun, bago natin simulan, John Rep, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipino IC. So mga kanoisi, hindi na natin patatagalin pa, simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ng ito, China, pinaputukan ang eroplano ng Pilipinas sa Subi Reef. China, hindi nakapalag sa American warships. Nako, nako, nako. Iiyak na naman ito. So again, John Reps, Pilipino IC. So like, comment, share, subscribe. Start. Sila dyan, kami nandun. Ulit, ulit, ulit. Kung wala sila dyan, kami nandun. Pag nakatalikod sila, susulpot namin para kami magnanakaw sa sarili nang atin. Matapos banggain ng barko ng China ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, abay muli na naman itong sinundan ng panibagong panghaharas ng China. At isa na dito ang pagpapaputok ng China. Panay naman ang putak ng China matapos dumaan ang barkong pangdigma ng Amerika sa dagat na naghihiwalay sa China at Taiwan. Walang magagawa yung China dyan kasi pati Taiwan, ano sa Amerika eh. So, kaya inis na inis talaga itong ano eh, itong China eh. Kahapon lamang, ang BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama ang Philippine Coast Guard ay muling nagsagawa ng air patrol sa Subi Reef. At nang makalapit na ang eroplano ng Pilipinas, ay sinalubong ito ng mga putok. Hindi putok ng mga armas, kundi putok ng mga flares ng China. Actually, kahit flares lang yan, men, delikado yan. Diba? Kasi maaari yung ano eh, para mag-cover sa vision mo or magka-problema yung vision ng mga nasa himpapawid. Diba? Or baka tatama yan sa LEC mo. Tuloy. Gamit ang telephoto camera ay malapitang makikita mula sa himpapawid ang magkakadikit at hindi mabilang na mga Chinese militia vessels. Grabe. Mayroon din ditong hospital ship at makikita rin dito ang mga naglalakiang istruktura ng China. Kaya ayon kay Philippine Coast Guard Commodore Jay Tariela na kasama sa air patrol, talagang ipakita natin sa mundo to to show that China is really not hesitating, no, to disregard the arbitral award, to keep on violating the UNCLOS. At mula sa Subi Reef ay lumipat naman ang BFAR at Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. At dito ay makikita na tila mahihirapan na ngayon ang Philippine Coast Guard na makapag-resupply sa BRP Teresa Magbanwa. At malamang na posibleng magkakaroon muli ng harassment sa resupply dahil noong nakarang araw lamang ay mga rubber boat lang ang nakapalibot, pero kahapon ay mga naglalakihang Chinese militia vessels at China. Grabe, ang dami min, oh. Ready na naman talaga sila. Basta tayo, ipunin lang natin yung mga kabalbalang ginagawa nila, min. Babalik din sa kanila yan. East Coast Guard vessels na ang nakapalibot sa Teresa Magbanwa. Intention ng China dyan, no? Tuloy ang harangin ng effort ng Philippine Coast Guard na magdala ng supply sa ating barko sa 9701. They're hoping na kapag na napigilin na lang Coast Guard na magdala ng supply sa barko, it will force us na i-pull out. Ayon kay Tariela, hindi anya dapat magpakampante upang huwag makuha ng China ang Escoda Shoal na higit na mas malapit sa Palawan at para hindi matulad sa Mischief Reef na ginawang artificial island ng China na mayroong military base. Pero ang tama, ito kasi yung hindi naiintindihan ng mga kababayan nating mga pro-China, mga takot sa pagbabanta ng China, na ang ginagawa natin ngayon ay para hindi sila magkaroon pa ng ugat sa lugar na yan. Kasi yung China, min, kapag kahinayaan natin yan ngayon, tapos makakapag-ugat na sila dyan, makakalagay na sila ng base or maano na nila yan, of course, mas lalo tayo mahihirap ang paalisin sila dyan. Diba? Kaya ang gagawin natin ngayon, as long as wala pa or as long as bago pa lang, diba? Huwag na natin silang paugatin dyan. Diba? Dapat harangan. Yun yung pinaka-plano talaga dyan. Para soon, if ever na ano na talaga, mayroon ng parang paghuhukom na naman, at least hindi na talaga siya totally ba na mahihirapan tayo.
China ay muli na namang bumanat at sinabing tila permanente ng nakaistasyon sa Eskoda ang isang barko ng Philippine Coast Guard na pareho sa ginawa noon ng Pilipinas kung saan yeah. isinadsad nito ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong 1999. Kaya ito yung ano eh, ito din yung isa sa parang ginaya ng ano, yung China. Bale, yung parang tayo yung mentor nila eh. Parang idol din nila tayo ano, kasi nung nilagay natin yung ano diyan, BRP Sierra Madre. Parang yan din yung gusto nilang gawin doon sa ibang teritoryo natin. Na parang, o sige, lalagay din tayo ng ugat dyan. Diba? Eh ngayon, minalas-malas sila. Hindi tayo basta-basta papayag na sa mga ganyan. Kasi, men, mas lalong mahihirapan talaga tayo if ever na makaugat na yung China dyan. Ano? Sinabi ng China na dapat nang alisin ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa sa Eskoda. Pero sagot ng Pilipinas ay mananatili ang BRP Teresa Magbanwa sa Eskoda hanggat kailangan, lalo't karapatan naman ng Pilipinas na bantayan ang Eskoda Shoal. Tama. At nangangako ang Philippine Coast Guard na hindi nito ititigil ang mga legal na aktibidad ng gobyerno sa West Philippine Sea. Tama. At kahapon pa rin, habang naglalayag ang dalawang barko ng BFAR patungo sa sandbar sa Pagasa, ay gumawa ng isang delikadong maniobra ang isang Chinese militia vessels kung saan naman binuntutan at tinabihan nito ang BFAR vessels habang nagre-radio challenge ang China Coast Guard Vessels 5-1. 03. This is China Coast Guard Vessel 103. Your vessels have entered the area near Chinese Station Yao. Please abide by the rules of the People's Republic of China. Do not engage in illegal activities. Grabe. Ang puso. Nanggigigil talaga ako dito, min. Grabe, kapal. This is China Coast Guard Vessel 5103. Your vessel has entered near fish Chinese fishing grounds. Near pa nga lang, di ba? Ang kakapal na namukha nila. Tapos, kahit yung near nila, wala din naman eh. Kahit nas pasukin natin, sa atin pa rin naman yun eh. Yung near nila, hindi sa kanila. Inang yan. Your vessels have entered the area near Chinese Station Yao. Please abide by the rules of... Dito ako nanggigil oh. Please abide by the rules of People's of Republic of China. Do not engage in illegal activities. Kapal na mukha, di ba? Ang lakas ng amats topak na bawalan tayo na huwag tayo mag-illegal activities. Tingnan nyo sa mga balita, guys. Sino yung mostly nahuhuli natin ng illegal dyan? Mga Chinese. Mga illegal fishermen. Sa bansa nila. Tapos sila ganyan. Hindi nga nila mapasunod yung mga tao nila mismo eh. Grabe. Kakagigil, men. The People's Republic of China. Do not engage in illegal activities. China Coast Guard Vessel 5103. Yeah. This is BRP Datu Sandai to ensure the safety and security of our fishing vessels and the natural resources within the Philippine EEZ over which the Republic of Philippines has sovereign rights. You must declare overroute. At pagdating ng mga barko ng BFAR sa sandbar kasama ang mga researchers at mga mamamahayag ay dito na nagpalipad ng helicopter ang China at nagpaikot-ikot sa taas kung nasaan ang mga tauhan ng BFAR at ayon sa report ay nasa 100 meters lamang ang baba ng lipad nito at bukod pa sa helicopter ay nag-deploy din ang China Coast Guard ng speedboat upang bantayan ang mga aktibidad ng Pilipinas sa lugar. Matapos yan ay ligtas namang nakabalik sa Pagasa Island ang BFAR vessels at mga sakay nito. Nagdagdami na yung mga barko nila dyan. Hindi na kami makapasok dyan sa mga bahura na Sanbar 1, Andi, Sanbar 2, 3 hanggang 4. Nahirapan na kami magpasok doon kasi binablock na nila kami dyan sa gitna. Yun ang pinakamahirap na namin. Ngayon, ninanakaw na. Actually, ang naiipit talaga dyan, men, sa agawan natin right now, yung mga mangingisda eh. Diba? Kawawa sila. Kung ngayon, patago-tago na lang sila. What more na lang kung maangkin niya ng China? Sana sila mangingisda, men. Diba? Doon na lang sa palengke, sa swimming pool, sa fish pan. Kawawa sila, men, eh. Hanap buhay kasi nila yan, eh. Ay, nako. Namin yung sarili nating atin, eh. Kung wala sila dyan, kami nandun. Grabe. Nasatalikod sila, susulpot namin para kami magnanakaw sa sarili nating atin, eh. Atin man yan. Grabe. Samantala, matapos maglayag ng mga barkong pangdigma ng German sa pagitan ng Taiwan at China noong Lunes kung saan... Wait lang, ha. Itong mga Pilipino na mga pro-China ba, what if kaya tatay nyo yung mangingisda min? Or kayo mismo yung mangingisda? Same pa rin ba yung stand nyo dyan? Ha? Naibigay sa China yan? Or wag na natin silang palagan kung ano yung gusto nilang gawin? Kasi para lang makaiwas ng gulo. Comment nga kayo sa baba min.
Binalaan ito ng China, kahapon na isang barkong pangdigma naman ng Amerika ang naglayag sa isang sensitibong strait na naghihiwalay sa China at Taiwan. Ayon sa pahayag ng US 7 Fleet, ang destroyer na USS Ralph Johnson ay naglayag malapit sa China at ito ay isa umanong paraan upang ipakita ang pangako ng Amerika na itaguyod ang kalayaan at paglalayag para sa lahat ng mga bansa bilang isang prinsipyo at walang miyembro ng internasyonal na komunidad ang dapat takutin. Ngunit sinabi ng tagapagsalita ng PLA Eastern Theater Command na si Senior Colonel Lisi sa isang pahayag na iniulat ng Sinwa na sinusubaybayan umano nila ang pagtransit ng American warship sa kanilang teritoryo at idinagdag na ang PLA Eastern Theater Command ay nananatiling nasa mataas na alerto at determinadong pangalagaan ang... Siyempre, gagawin nila yan. Sila yung ano eh, 200 times silang mas malakas sa US eh. Of course, hindi nilang bantayan yung US. Hindi sila takot sa US eh. So, of course, hindi nilang bantayan yung US. Mas malakas pa sila sa US eh. So, of course, hindi nilang bantayan yung US. Ay, naku. Pambansang soberanya at seguridad, gayon din ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang USS Ralph Johnson ay isang Arleigh-Burke class guided missile destroyer na kinomisyon noong 2018. Hindi basta-basta ang destroyer na ito dahil pagdating sa armaments ay nagtataglay ito ng isang 127mm MK-45 Mod 4 lightweight gun at isang 20mm Palang Sewis gun at apat na 12mm caliber machine gun. Sa missiles naman ay mayroon itong 96 total cells ng MK-41 vertical launching system, RIM-66M surface to air missiles, RIM-146 surface to air missiles, RIM-171A standard ARAM, RIM-161 anti-ballistic missiles, RIM-162 SMM quad pack, BGM-109 Tomahawk cross missiles at RAM-139 vertical lance Astro. At sa torpedoes naman ay mayroon itong dalawang Mark 32 triple torpedoes na mayroong Mark 46, Mark 50 at Mark 54 lightweight torpedo. Putak ng putak ang bigatin din kasi kaya syempre iiyakan nila yan. Ito talagang hindi itong tatlo lang. Itong tatlo lang yung pinaka-famous talaga. Si Bo Wang Wing Bin ba yan? O si Mao Ning Aning Aning. Ito isa nakalimutan ko pangalan nito eh. Ay naku, nakakaasab din itong tatlong to eh. Siguro sa kanila sikat na sikat sila ba? Ay naku, grabe yung lakas ko kanina. Inaway ko na naman yung Pilipinas. Gaganon siguro yan. China sa tuwing may mga dumadaang mga barkong pangdigma ng ibang bansa sa pagitan ng China at Taiwan. Pero hanggang putak na lang palagi ang China at takot namang gumawa ng mga hakbang laban sa mga barkong pangdigma ng ibang bansa. So ayun lang naman mga kanoisi. So again, that video is from Chanrep. So supportahan nyo yan Chanrep. So like, comment, share, subscribe. Ano? Tapos yun syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. Filipino AC. So like, comment, share, subscribe. So again, original video link in the description box below, John Reps. So kita nyo naman yun, di ba? Grabe. Tayo pa talaga yung binabantayan nila. Tapos palipad-lipad pa sila ng helicopter. Tapos ang gagawin nila, mababa lang yung lipad para yung nasa baba, parang maano ba, anuhin ng hangin. Di ba? Parang, hindi siya parang. Nananadya talaga. Diba? Nananandiyan talaga sila. Tapos yung flare din, oh. Sobrang aggressive din talaga nila. Luckily na lang talaga, meron din tayong si Tariela. Parang gusto ko rin talaga siya, kasi pupunta din talaga siya dun sa field. Ano? Tapos paglalaban namin to, syempre, siniswerte kayo. Ano kayo, maaangkin nyo na lang yan nung walang kahirap-hirap. Tapos yun nga, again, malino naman yun na ang ginagawa nga natin dyan ay syempre, huwag natin silang or hindi natin sila pinapaugat dyan mismo sa mga balak nilang pag-ugatan or lagyan ng mga building or mga poste or foundation or whatsoever. Diba? Kasi, men, sobrang hirap na talaga yan. Kasi syempre, nakita din kasi niyang China na parang effective din sa atin yan eh. Na nung nilagay natin yung BRP Sierra Madre. Diba? Na parang ano na lang talaga. Kaya nga yung ginawa nila, nakipag-gentleman's agreement na lang sila. Na yun, hindi namin i-re-repair yung BRP Sierra Madre. Ha? Tapos anong ending nun kapag nabulok na yung BRP Sierra Madre? Of course, wala natin bang hahawakan dyan. Kasi ngayon, para sa kanila, since nandito sa atin yung BRP Sierra Madre, hindi talaga nila tayo magagalaw. Nakulog yung ano ko. Hindi talaga nila tayo basta-basta magagalaw. Diba? Ngayon naman, sobrang triggered nila. Saya talaga. No? Sobrang triggered nila dun sa BRP Teresa Magbanwa naman natin. Kasi, oh my God, baka gagawin nyo na naman yung BRP Sierra Madre.
Tapos ngayon, syempre, yung taktika natin, dahil effective siya, ginagaya ngayon ng China. Iyon. Ano naman yung plano ng Pilipinas? Yun nga, ng Pilipinas. Diba? Ayaw natin na ano din sila, umugat din sila dyan. Kasi yung BRP Sierra Madre, umugat na yun eh. Kaya nahihirapan yung China eh. Tapos yung Teresa Magbanwa, balak din natin paugatin yun. Tapos yung China, nanggagaya sila ng ano, diskarte natin. Walang originality, diba? Made in China na nga. Well, ganun naman talaga sila. Magaling naman talaga sila sa panggagaya. No? So sila nga yung pinaka-grabe mang imit eh. Mga imitation products, diba? Tapos yung mga products din nilang iba, mga local, madali masira. So again, hanggang dito na lang muna. Kayo, ano masasabi nyo dito, guys? Comment down below. Tapos yung pag-usapan na natin sa comment section. So again, hanggang dito na lang! Filipino AC is out.